si John Jonel Feliciano kung saan nirereklamo po niya attorney ang pangmamaltrato po sa kanyang anak ng kinakasama po ng kanyang ex. Mm-hmm. Opo. Magandang hapon, Sir John. Attorney Sam Ferrer ito. Maganda hapon po, attorney. Minamaltrato po yung anak ko. Sinabi niya sa akin na sinapok. Tapos, tinanong ko siya kung lagi ba sa kanyang ginagawa yun. Mm-hmm. Kasi sa tuwi-tuwi na daw na nagkakamali siya, mm-hmm, nakakatikim siya ng pamamaltrato ng kinakasama ng ex ko nga po. Bukod dun sa sasaktan, nagkataon pa na pinag-aabot ng droga dun sa bumibili sa kanya. Dahil tulak po yung hype niya. Anong edad na nitong anak ninyo? 12 anos po ngayon. Oh, so minor pa. Ever since ba baby to, nandun na siya sa kanyang nanay? Yun nga ho, nasa poder ng ina niya. Mm-hmm. Gawa ho nung hindi ko sa siya nakuha noong araw dahil below 7 years old. Pero yung the rest na kapatid niya, yung tatlo na yan, ikaw mo mga lagpas na bitong taon, so nakuha ako dahil iniwan ng ina. Ang anak ko po talaga sa kanya, dyan sa side na yan, mm-hmm, apat sila magkakapatid. Dun sa una ko namang nakasama nung araw, tatlo sila pero malalaking matatanda na po yan. Okay. Dati pangalawa ko lang po siya nakasama. So ang nagsumbong po talaga sa inyo, yung anak ninyo? Oo, yung anak ko. Kasi po nag-birthday yan noong 4. Mm-hmm. Itong Nobyembre. Ngayon, pinasundo ko dito sa anak ko para kakubilan man lang ng damit. Dahil nung nag-video call ho kami nitong nasa aklan na anak kong babae, sabi niya, Daddy, nakakausap ko niya si Jansel. Sige ka ako, i-add mo. Mm-hmm. Nung na-i-add nga po niya, tinanong ko siya kung nasaan siya. Nasa address ka lang pala ka ako, nagigisim mo ah. Okay. Kaya ako nutusan ho na sunduin yung bata. Nagkwento siya sa akin ng mga nangyayari dun sa kanila. Sabi nga niya sa akin, magkahiwalay na daw yung Obet at saka yung mami niya. Yung kinakasama ng mami niya. Ba't ka ako nagkahiwalay? Nag-away po sila dahil po dun sa pagkakasapok sa akin. Wala ako talagang alam kung ano yung talagang nangyayari sa kanila. Kasi nun lang kami nagkausap na dalawang mag-ama. So maraming beses na ganun yung nangyari? Ayon po sa kwento ng bata. Okay. Inuutosan na manguha ng palay para lang ibenta. Para ma-ahid sila. Okay. At sobrang sama ho talaga ng loob ko. Dahil ako yung nasa Saudi mo nun. Na yung ina niya, nakikisama na dun sa Obet. Dun mismo sa bahay yung tinitira namin sa Talavera. Ang gusto ninyo ay makuha ang kustudiya ng bata? Makuha po yung kustudiya ng bata at maparusahan yung hayop ng Obet na yan. Isipin nyo nga po, pag uwi ko, lima na kagad yung mga bata. Apat lang silang anak ko. Mami Melda. Hello. So Ma'am Imelda, narinig niyo po yung mga sinabi ni Sir Jonel. Ano po ba ang masasabi ninyo? Meron ba talagang pananakit na nangyayari at mas mabigat yung pinag-aabot niyo pa daw po ng drugs? Sino po bang magulang naman ang papayag ng gano'n kung nakikita mismo ng mata ko? At kasi yung bata naman po na yan, kung ako naman ay aalis, sinasabihan ko siya. Nakausap ko siya naman kung sinan. Ano bang naging trato sa'yo ng tito mo? Anong daddy mo? Anong ganyan? Ala naman po, hindi naman siya nagsasabi. Kaya ako naman po, tiwala. Madalas po kami magtatalo ng anong sinasama ko na yun. Nag-aaway kami. Pagkay at kung nakikita ko, na naririnig ko na minamaltrato siya yung mga masasakit na salita. Talagang kami na po talaga ang nag-aaway nun. Madalas po kami magsiwalay sama dahil po, hindi naglalaban po yung anak ko. Magkasama pa rin kayo, ma'am? Hindi na po. Mga siguro mag-limang buwan na po. Ano yung dahilan para magkahiwalay kayo? Yung kinasama ko na yun, binigyan siya ng kapatid niya na aksi. Kumbaga, sponsor siya. Ang tagalaro niya ngayon ng aksi na yun, yung anak ko. Ngayon, lagi na lang silang yung magkasama silang dalawa, hindi ko na nakikita yung anak ko sa oras ng pagkain, ganyan. Doon ako nagagalit. Sabi ko, ikaw ka ako, nananabaka. Yung anak ko ka ako, ang itsura, nananangit. Ito sabihin yung payat na payat. Uuwi silang mga alanganing oras. Misa umuwi yung nahulas na nag-away kami, kinalayas ko na siya. Yun talaga hindi ko na nakita ko yung itsura ng anak ko na. Ano po bang trabaho niyo, ma'am? Nangangatulong po ako minsan. So sino pong naiiwan na kasama ni Johnsel? Yung daging niyang nakalakhan, yung Obet. Wala kayong alam tungkol dun sa drugs? Wala po talaga. Kahit po sa pananakit, wala po siyang sinasabi. Dahil tuwing aalis ako at tuwing uuwi naman ako, tinatanong ko yung anak ko. Gano'ng kadalas ba kayo umuwi, ma'am? Aalis ako ng umaga, uwi rin ako ng hapon, gano'n. Sir Obet, magandang hapon po. Narinig niyo naman po yung mga kwento
ni Sir Jonel kanina at ang mga pahayag ni Imelda kanina. Ano ba ang katotohanan dito? Totoo ba na nananakit ka? Kasi merong mga magpapatunay ng pananakit mo. Hindi po totoo yan. Sa akin na po lumaki yung bata na yan. Galit sa akin yung magulang. Dahil ayoko nang bumalik. Sinong galit sa'yo? Yung ina po, tapos yung mga kapatid. Eh hindi naman sila ang nagrereklamo dito. Ang nagrereklamo dito yung tatay ng bata, hindi yung nanay. Kung yan po eh talaga sinasaktan ko, hindi na po sa akin tatagal yan. Wala naman siyang choice, hindi ba? Kasi nandun siya sa poder ng kanyang ina. Opo. Tsaka po, wala pong trabaho yung mami niya. Ako po ang palaging may trabaho nung mga panahon na magkasama kami. Sabi po kanina ni Ma'am Imelda, siya ang nagtatrabaho, na mamasukan siyang katulong. Minsan lang po siya, paminsan-minsan lang po siyang, pero wala rin po ako ron. Nagtatrabaho ano po sa Magnolia. Ano po trabaho niyo, sir? Sa Magnolia po dati, natanggal din po ako. Tapos nung natanggal kayo, nagbenta kayo ng drugs? Aba, hindi po. Kahit po magtanong po kay Rito sa may barangay namin kung may record ako ng drugs. Bakit po may allegation na... Siyempre po bata, mga galit po yung pamilya sa akin. Yung ano, di siyempre po pag-aanuhan po. Kaya yung tatlong bata ang nakuha niya, ayaw niyang tanggapin ang anak niya. Wala pong natanggap yung bata na yan sa magulang niya. Hi, Johnzel. Hi po. Johnzel, dinideny ng iyong amain na sinasaktan ka niya. Ano ba ang katotohanan dito? Nakakaranas ka ba talaga ng pananakit? Apo. Ano yung mga ginagawa niya sa'yo? Kada po maabutan niya ako sa computeran. Lagi po akong papaluin ng kahoy. Minsan po sa hita ako tinatamaan. Tapos niya yung dati ko, pinagsisipa-sipa po ako, tapos pinag-aambalas ako ng kahoy nun. Kapag sinasaktan ka niya, may pinagsasabihan ka ba? Ala po. May mga nakakita ba sa'yo nung time na yon na... Apo, taga ano po yun eh, taga San Leonardo po. Johnzel? Pa. Totoo ba yung pag inuutusan kang mag-abot ng drugs? Apo. Paano yun? Sa Antipolo. Kada po meron pong order sa kanya, babalot po niya dun sa paha. Nakita ko lang po yun, yung binuklat ko po yung paha. Kung ano po yung laman. Mm-hmm. Nakita ko po, double balot po. Mm-hmm. Paghihintayin niya po ako dun sa kanto namin, tapos hintayin ko daw po yung kukuha nun. Tapos yung bayad. Ilang beses niyang ginawa yan sa'yo? Tatlo. Sir Obet! Hindi po totoo yan. Alaman po akong record na nagtutulak po ako. Naghahanap buhay po ako ng marangal. Naghahanap buhay kayo ng marangal? E paano kung mapatunayan natin to pag nagkataon? At may maiharap na testigo dito yung bata na may drugs nga na kayong inabot sa kanya. Hindi po ako nagsisinungaling, ma'am. Sinasabi niyo sinungaling yung bata? Tuturuan lang po yan. Ako nga po anong palaki dyan. Ako nga po sa akin nga po lumaki halos yan. Ewan ko lang kung matagal na po kami hiwalay nung mami niya kung bakit may ganyan ngayon. Kasi kung nandito si Idol Rafi, pag nagsabi ka ng totoo, baka tulungan ka pa niya na hindi kakasuhan ng mga ito. Maraming kang kasong kakaharapin. Kasi yung child abuse pa lang na po pwedeng i-file sa'yo sa pananakit nitong bata, matagal-tagal na napagkakakulong yun. Tapos kung mapapatunayan pa yung sa drugs, lalo na minor yung ginamit mo, mabigat yun. So ang akin lang, kung gusto mong tulungan ka namin dito, sabihin mo na lang yung totoo. Hindi yung sasabihin natin na nagsisinungaling yung bata. Hindi nga po ako nag-uutos dyan, hindi po ako nagtutulak, ma'am. Ma'am Imelda? Ang gusto lang ata nitong pamilya ng inyong ex at ang kanyang mga kapatid ay makuha ang kustodiya ni Johnzel. Ibibigay niyo ba? Pumapayag naman po ako. Kaya lang bakit may mga ganyang panggulo? Kasi ako, wala naman po akong alam-alam sa mga ganyan. Dahil ako, hindi naman ako ganun kasamang ina para kung pabayaan yung anak kong inaalipusta. Yung mura nga lang talagang... Inaaway ko na yan, kinasama ko na yan. Johnzel, hindi mo ba sinumbong sa nanay mo na pinagbebenta ka ng iyong tito ng drugs? Hindi po. Kailan mo lang sinabi sa tatay mo lang? Apo. Meron bang nakakita sa'yo na may hawak ka nun or meron magpapatunay? Ala po. Sir Jonel. Ma'am. So ano pong gusto nating mangyari? Para po... Gusto ko po talaga makuha yung custodian ng anak ko. Sabi ko nga po, pinipetition ko po sila lahat eh. Tapos, ang pinaka mas importante sa lahat, yung makulong na yung aso na yan, yung COVID na yan. Paano kung may nangyari ko sa bata na yun, hintayin ko ba naman na mangyari pa ba naman yung... Oo. Sir... Isipin, ginagamit ang bata para hindi siya mahuli.
Chairman Emil De La Cruz, magandang hapon po. Magandang hapon po. Oo, base po sa inyong records, ano po ang pagkakakilala niyo po dito kay Mr. Obet De La Cruz? Eh, yung po dati, medyo bata-bata pa. Wala yung sa trobo lang, trobo, away, ganun. Tapos yan po kasi, bagamat yan po nakapira dati sa amin. Ang actually, mga magulang yan, nandiyan sa amin. Hanggang sa nalipat na po siya sa matagal na panahon. Pero ito po ba, Chairman, si Mr. Obet, meron po ba itong record po ng drugs sa inyong tanggapan, Chairman? Pagkakaalam ko, parang sa away lang dati. Sa drugs po, wala. Una nga po sa lahat, ma'am. Okay. Matagal po siyang umalis niya sa barangay namin. Donel? Apo. Nakausap namin si Chairman, narinig nyo ba? Oo, narinig ko po. Oo, so wala naman daw record ng drugs yan, no? Si Sir Obet. Pero yung drug po na yun, hindi naman po dyan nangyari yun dun sa Antipolo. Sa Antipolo. Po. Okay. Yung custody, sir, pumapayag yung nanay na ibigay na sa inyo ang kustodiya ni Johnzel. Ngayon, yung opo. Tungkol sa child abuse, gusto nating i-file yung kaso, tama ba? Opo, opo. Gusto po. At sino po yung mga makapagpatunay ng pananakit? Meron pong nakatistigo? Itong mga kasakasama niyang mga kapatid na meron naman talagang nangyari sa kanya noon, sa kanila panumpa. John Lloyd? Katulad po, ma'am. Nakaranas ka rin ba ng pananakit dito kay Tito Obet mo? Opo, maraming beses din po. Okay. So, lahat kayo sinasaktan? Opo. Gusto niyong mag-file ng kaso dito sa Tito Obet niyo? Opo. Talagang gustong-gusto po. Ano ba yung pinakamalalang ginawa sa inyo nitong si, ano, Obet? Yung isang pinaka, di ko po makalimutan sa buwisit na yan. Yung ano po, yung habang nasa bahay po kami, siya po, tsaka si mami magkasama, habang ako, pinagpupulot po niya ng palay noon, maghapon yun, para lang maibenta, tapos sasabihin nila para sa para may makain po kami noon. Eh, nasa Saudi ako noon. Anong pananakit yung ginagawa sa'yo? Nagkasama sila. Tapos pinapalo niya po ako noon. Alam ng nanay niyo lahat yan? Opo, alam niya po yan. Bakit sabi nung nanay niyo kanina hindi niya alam? Ayoko lang magsalita sa nanay ko. Sir Obet. Hello po. Gustong magtuloy nila ng kaso for child abuse. Medyo matagal-tagal ang pagkakakulong nun, sir. Galit lang po sa akin yung magulang niya, ma'am. Kaya po ako ginaganyan ng mga yan. Eh, paano nga kung tuluyan ka? Gusto mo bang kausapin sila ngayon para humingi ka na lang ng tawad? Eh, kung yun po ang magiging yun, dahil. Sige, sir. Ako lang po akong ginagawa sa kanila eh. Sir, kausapin niyo po ngayon sila Jonel, sila Johnzel, yung mga magkakapatid, si Ariza, si John, si John Lloyd. Posibleng di nila ituloy yung kaso. Ano? Ano naman yung ginagawa pa sa masa iyo? Paro sa ano naman sa iyo? Ako nag-aaruga sa iyo. Bakit kailangan pang matung sa ganito? Dapat matagal na kung meron talaga akong ginagawa sa iyo. Nung hindi pa kami hiwalay ng mami mo, kung bakit kahiwalay kami ng mami mo, may ganyan mga sistema. Maawa ka naman sa akin. Patahimikin nyo naman ako. Kung ako may nagkasala sa magulang nyo, humihingi ako ng tawad. Hindi ko rin kapito yung nangyari sa amin nung araw. Maawa ka sa kapatid mo, Jocelyn. Sasabihin ko lang po sana sa kanya yung tungkol po sa sinasabi po niyang hindi po siya nananakit. Mm-hmm. Apo, napaka-imposible po. Kasi hindi lang naman po itong bata na to ang sinaktan niya. Hindi po ba siya nagtataka kung bakit po yung apat na magkakapatid po na yan humaharap ngayon dito? Meron po ba silang blatter o medico-legal? Wala po. Paano po namin ipapamedical certificate o ipapamedical yung bata para magkaroon ng certificate? Lagi na lang sa twin-twin na makukuha namin yung mga bata or ibibigay nila sa amin or mahihiram namin, saka magsusumbong. Nasasabihin, ganito po'y ginagawa sa amin, ginaganito po kami. Eh, paano nga magsusumbong sa kanila? Eh, magkakasama sila. Kailan po huling sinaktan yung mga bata? Last 4 months ago. Kaya po sila naghiwalay ni Obet dahil sa bata na to. Pinakamatindi po yung pananakit ng physical injury sa mga bata, abandonment sa mga bata. Saan kayo nakakita? Ibibigay nila sa akin yung bata kasi ako po ang ano, legal age ng anak ng tatay ko na nandito eh. Kaya pwede ko po silang kukupin. Susugod sa akin yung nanay. Mm-hmm. Lasing, kukuhanin niya yung bata. Ano po magiging laban ko? Sinaktan niya yung kapatid ko na kapatid ko pong buo ah. Yung kasama po nila Ariza ngayon dyan sa Aklan. Binambo niya ng daspan sa batok kasi gusto niya kunin si AJ. Every time na may gagawin po sila, nagtatago sila. So, paano po namin makukuha to? Sinong nagtatago, ma'am? Si Lizelle at saka si Obet. Gusto ko anak na makuha ka yung kustudiya mo. Dahil gusto ko anak na magbigyan ka ng maayos na buhay katulad nila kuya mo, nila ate mo. Ang gusto ko lang anak, magsabi ka ng totoo sa kanila. Kung ano yung sinabi mo sa akin, na sinabi ko nga sa iyo,
Kung nagagawa kang kayang iwan ng ina mo, hindi kita kayang iwan, anak, dahil hanggang ngayon pinaglalaban kita. Gusto ko lagi magdaan sa barangay lahat ng pagkuha para sa iyo. Dahil para hindi ka nakatulad noon na parang kang asong bibit-bitin lang kagad ng ina mo. Okay. Hindi mo kasi, anak, naiintindihan nung araw kung paano yung mga dinanas ko nung ako'y nasa Saudi pa. Na buong akala ko, maayos yung pamilya nating nandoon at inilayo ko nga kayo. Pero hindi ko alam na pinapunta pa pala nung ina mo dun si Obet. At yan nga, naging bunga yung sinasabi na Omel. Ma'am, narinig nyo naman yung mga anak ninyo at titestigo sila against kay Obet. Ikaw ba ay magtitestigo para sa mga anak mo? Ang maisasagot ko lang po dyan, wala akong maititestigo dahil wala naman akong nakikita. Colonel Julius, ito pong mga bata kasi nakakaranas daw po ng pananakit, merong trauma na din po dito po sa tatay at may allegation din po na sila po ay minsan din po yung isa pong bata dito na pinagtulak po ng droga. So may ganun pong allegation, Colonel. So ganito po, sa tulong po ninyo, Colonel, baka pwede nyo pong mapaimbestigahan po ito, makuhanan po ng salaysay. Yes, papupuntahin ma'am. Yes po, Colonel. Opo, papuntahin nyo po ma'am dito sa opisina ko para po ma-assess po natin agad at action na okay. Saka, ito pong batang pinag-usapan natin ay 12 years old pa lang, minor. Kaya nga po. Opo, at opo. Gusto pong makuha ng tatay ang kustudiya nito kasi nasa kustudiya ng nanay. Ngayon, pakibantayan na lang din po na maayos din po ng legal na proseso, yes, yung paglipat ng kustudiya. Colonel, ayan, mabuhay, yes, po kayo, Colonel. Para po makuha, papuntahin niyo po dito sa istasyon ng Cabanatuan City Police Station para po mapaimbestigang agad. Malaman po natin kung ano po yung nangyari. Salamat po, Colonel, and mabuhay po kayo. Jonel Feliciano, ganito po, ipapa-assist po namin yan sa COP po ng Kabanatuan ng inyong mga anak para makuhanan po ng salaysay. Gayun din, sir, ito po ay ilalapit namin po sa MSWDO ng Kabanatuan City para po magkaroon po ng assessment para po sa mga allegasyon po ng bata. Okay, sir? Salamat po. Talagang hindi ko na ako kaya talagang tiisin dahil nag-aaral ako. Again, maraming salamat po, Sir Obet, at doon sa mga bata, maraming salamat po.